Magsimula natin yung huling linggo ng Kwaresma. Ang tawag natin ay Mahal na Araw. Pero yung muling pagkabuhay, meron din isang linggo na kung tawagin natin ay Oktaba ng muling pagkabuhay. Sabagat ng linggo ay pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kapitan nito, tama-tama, kayo ay narito dahil kayo ay kagraduate. So kayo ay narito para magpasalamat sa Diyos bilang mga mag-aaral. Sa wakas ay kayo ay tatanggap ng inyong diploma, yung inyong pinaghirapan. At kasama ng inyong mga guro, no? Ng inyong punong guro, ng inyong mga magulang, at mga mahal sa buhay, ay aking pagpasalamat ang araw na ito. Ang araw na kung saan ay binigyan tayo ng katalinuhan. Sa atin ito ay an experience of muling pagkabuhay. At upang maging kalabag-labag galing umanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubat ko na kasala sa isip, sa ita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal ng Birheng Maria lahat ng mga aming at mga banal at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon at ang Diyos. Kawain tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, at sa lupay na payapaan, at sa lupay na payapaan, sa mga taong ngayon.
Please repeat after me. Ama namin na kapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sa maliit na ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa na mo sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ni Jesus, samantalang nakahawak ang pinadaling na nagtagawa sa kanila sa mga portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga tao at ang pakasamang yan. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanya sinabi, "Mga Israelita, bakit po yan nanggigilalas sa nangyari ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo napalakan namin siya sa pamamagitan ng kami sa ngayon kapangyarihan? So kaya dahil sa aming kabalaan, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninyo, ang nagbigay at pinakalatas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa maling kapangyarihan at itinakul sa harapan ng bulahan. Gayon ipinasya na rin sa palayakan sila, itinakul ninyo ang palayakan na tabi. At isang malama ay nakaho ang hindi ninyo palayakan. Pinatay mo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muli ginawa ng Diyos at saksi kami sa bago ng ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ng Jesus, ang nagpagaling sa lalaki ito. Nangyari ito dahil sa pananalo sa kanyang pangalan at pananalo ng Jesus ang lubang nagpagaling sa kanya. Tulad ng kanyang makasita. At ngayon, mga kapatid, batid kung hindi niyo nalalaman ang inyong ginawa, gawin din ang inyong mga tulungan. Ngunit sa ginawa niyo, natubad ang lalaki na itinanggap ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangan magbata. Kaya magsisi kayo at magpaligloob sa Diyos upang pagiging na ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kanyang panahon sa pagkakang pagkakana. At susutuin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa kanya. Kaya dapat mo nang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagpabago ng lahat ng bagay. Ayon sa pinangalan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta, mula pa lang ang mga. Sinabi ni Moses, ang Panginoon at inyong Diyos ay pipili ng inyong nakusasin niya palalit at gagawin ng propetang tulad ko. Pakinggan niyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikin sa propeta nito ay hiniwalay sa bayan ng Diyos. At lumikunin ng palad din at nagpayag din ng pangkunin sa pamamagitan ay nagpayag din tungkol sa mga araw ito sa araw nito. Ang mga propeta, wala ka sa mga at lahat ng sumunod sa kanya. Sa mga pangako nito sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At pasalo kayo sa tupang ginagawa ng Diyos at ng inyong mga ninyo na kanyang sasabihin sa Abraham. Pagpapalain mo ang lahat ng angkan sa Baytis sa pamamagitan
ay dapat ipamaraw
lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem, kayo ang pamasaksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inulkulit ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsubo. Sumayin niyo ang Panginoon. Kapayo aking binabati para sa inyong darating na graduation. Congratulations sa pagkat kayo ay magtatapos sa inyong pag-aaral bilang mga mag-aaral na ibaan na tas. At bahagi po ng hamon na ibinibigay sa ating tumawag tayo ay nagpapasalamat at huwag natin kalimutan na palaging magpasalamat. At yun yung isang bago na magandang ginagawa natin ngayon dahil nagbiliwa ng isa sa pagpapasalamat na huwag natin kalimutan. Remember the past with gratitude. Alalahanin nyo ang nakalipas ng may pagpapasalamat. Magpasalamat palagi. Magpasalamat sa sagat kayo ng tutulungan. Sabi na rin na Yesus sa kanyang mga lagat. No? Huwag kayong magalunan kasi nagpupuluhan sila. No? Nagpupuluhan sila sa sagat na nagbibigay sila nung nakita nila sa Yesus. Namunod na buhay. Kaya ang sabos ay ang buhay na liwanag sa kanila ng Jesus. Mula sa aklat ni Moses at ng mga propeta. So, kayo rin ay nagpumas ng mga aklat. Nagbasa ng mga aklat. Maaaring sinaulin ninyo ng mga laman ng mga aklat. Kaya kayo magpasalamat sapagkat kayo ay natututo sa mga nabanggit na mga aklat. Yung mga aklat na inyong ginamit sa inyong pag-aaral. Kaya tayo patuloy na magpasalamat. Bilang mga mananampalataya, huwag namin kalimutan na palagi rin tayo magpasalamat sa mga aklat. Yung Biblia. Yung Biblia. Yung Biblia ko hindi lamang isang aklat. Bagamat sabi na natin ay it is a compilation of books, mga pinagsama-samang mga aklat. Kaya ka po yung ating ibanghelyo ay mula kay San Juan, ang ating, kay San Lucas, ang ating po unang pagbasa ay mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ang ating salmo ni Spursun ay mula sa salmo ikawalo. So, iba't ibang aklat ang pinagsama-sama. At yun yung mga karanasan, yun yung mga patalimuhan ng mga nauna. Magpasalamat tayo at sila ay nakapagnilay sa mga kaalaman na yan at pinapakinabangan natin ngayon. At nagpasalamat tayo na rin, kayo ay nagbasa at kayo ay natuto. Kaya magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa inyong mga guro. Sa inyong mga magulang na pinapagalitan kayo kapag hindi kayo nag-aaral. Sa kapagbahan nyo ng pagtulos ng usaring alam, hindi nyo marating ang kasalukuyan
Pagsisikap ninyo noong mga nakalipas na panahon. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa mga nakalipas na pangyayari sa ating buhay. Bahagi ng aming pagkulos sa loob ng ito. Kaya kapag kayo na alam ninyo ang nakalipas, magpasalamat kayo sa inyong paaralan na naging bahagi ng inyong karanasan. Pangalawa, Kaya kapag nagawa natin ang lahat, sabihin natin na, ay, sabihin
Ngunit hindi natin alam ang mangyayari. Hindi natin alam ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari ng lupas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa panahon ng New Revolution. Kasi hindi naman tayo si Superman. Hindi naman tayo Diyos. Pero sa alam natin, paano ba nasasabi natin na to see the future of the head? Ah, kasi yun yung pagkana ng ating Panginoon sa Kristo. Na sa gitna ng marami namang natutunan, nakikita natin na itong mga natutunan natin ng mga gamit natin sa kinabukasan. At makikita natin ito sa lahat ng alam, yung assurance ng Diyos na tayo ay hindi niya pababayaan. Ang kasiguraduhan, ang pagtiwala natin kasi kasama natin ang Diyos. Yun ang mahalaga. At alam natin na pagkasama natin ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung kasiguraduhan na may pag-asa ang kinabukasan. At yun yung paanala na ibigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya na sa yung pagkulas, sabi na natin ay tayo ay mag-high school. Ano kayang mangyayari sa high school? Iba na lang yung teacher, iba na lang yung kaklase. Iba na lang yung maaaring inyong magiging kabarkada. Maaari pa rin, dati pa rin, pwede rin naman yung dati ng kabarkada, yung pa rin lang yung kabarkada. Pero, hindi natin malalaman, pero ayun, magtiwala tayo. Kanino? Sa Diyos. Na yun yung kanyang pangako, hindi niya tayo papapayaan sa aming mga pagdulos na ginagalawang sa gabuli. At ito rin po yung paanlalan na nakita ko natin ngayon sa ibang mundo natin ngayon sa noong nakita ng mga dagat na si Cristo yung matuhay na ipinamamanito sa atin ngayon sa araw na ito sa ibang mundo ng isang lupas na ipinamamaral sa kanya para sa kanya ay ipinakita ng Jesus sa kanila na siya ay tunay na muling nabuhay. Kaya ang sabi ko ay makakain pa riyan. Kaya sa gitna ng maaaraw ng ating pag-aaral ng Adam, sa gitna ng maraming natin hindi kasiguraduhan, ay palagi natin itulog, Panginoon, samahan mo ako. Samahan mo ako. Bigyan mo ako ng karagalan ng kalagapan. Mahal din yung mga magulang mo, hindi nyo ang hindi malaman kung paano kayo pag-aaral. Pero yun yung pagkikiwala, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi niya ako iiwanan naging isa. Nung one time, kakahapon, ay may FB friend ako na ang kanyang post ay siya ay nasa mall, isang mall sa Manila. Ang kanyang post ay ang pakiramdam ko ako'y nag-iisa. Pero sa mall siya, no? Sa mall siya, maraming tao. Pero yung kanyang pakiramdam siya nag-iisa. Bakit? Nakalimutan niya. Nakalimutan niya ngayon ang Diyos. Nakalimutan niya ang Kristong muling natuhay na hanggang palaging kasama natin. Pero lalo na rin ako,
nasa siyang muling pagkabuhay doon sa langit. At isang presensya na ito ng kalusado ng Diyos na rin. Ito ang sakramento po ng banal na misa. Yung sakramento ng banal na Eucharistia, ang tawagin po natin. No? Na kung tawagin po natin ito ay pinamusik ng langit. Ito yung assurance ng Diyos na hindi na tayo kawabalaan. Kasi narito siya sa alam ng tinatay. Alam na kung hindi na tayo kawabalaan. Nandito ka lang sa lupa. Kaya hindi na rin unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, yung Salmo Responsorio natin, ang Ipakulayo ni San Lucas, ay lahat ang kami sa dala na kasalanan sa Biblia. Yun yung salita ng Diyos. At sa loob ng dala na pagbibigay ng mag-isa, isa na po'y palayo tayo magkasal. At halong lahat ay, panitsis na kayo, kayo yung kapag-first communion. Alam ko naman kayo nakapag-cross communion at kapag naman kayo ay nakapag-cross ay timbang sa iyo. Tumagpag kayo ng kumungon. Kung wala kayo kasalanan na kayo, dalawa mo naman yung hanggan. Yung kasalanan na kayo, ano yung kasalanan na kayo? Yung lumabag ka naman sa sakto kutos ng Diyos. At saka yun, yung isang oras na hindi pagkain. O pag ino, maligyan ng tulog, kayo naman yung maaging dumating dito, no? Ay sigurado yung isang oras na kayo na hindi nakakain. Maligyan na lamang kapag may dala kayong chewing gum, no? O candy. Kung kapagalan mo naman ito, pagdating mo sa Jesus. Pagdating mo sa Jesus. Bakit yun yung katawang mo Jesus? Yun yung pag-aasa natin ayon na pinapakita ng isa sa hindi na tayo pababalaan kasama natin sa Jesus. Hindi naman sa salita. Ngunit sa kanyang katawan at dugo. At sa langit, ay talagang bang kasama natin siya. Hindi naman sa ano ng tinapay. Ngunit siya na mismo dun sa kanyang kaharian sa langit. Pero yun po yung huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan kasi hindi nang padami ng pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tulad ang sinabi ko sa inyo, kaya na kayo gumagapang sa inyong pag-aaral. Kaya na kayo ginagapang ng inyong mga magulang sa pag-aaral. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kapag kasama ko ng Diyos, kahit na sa inyong pagkapang. At hindi ko na yung pinangako, kasi hindi ko na yung paanyala, may panahon ng muling pagkakuhan. Kasama natin ang Diyos. Huwag natin kalimutan na palaging kasama natin ang Diyos. Lalo sa panahon ng Eucharistia. Kung yung patuloy na pagpangalan na magsinta tayo, lalo lang ang pag-aaral ng Linggo. At alam mo, yung mga ating parokya, palagi natin pinagdarasal yung kamang sakit. Patuloy po ni San Martin de Porres. Kasi yung kanyang apostoli ay ang magdasal at mag-alala sa mga may sakit. At ginagawa nyo lang ito sa pagdarasal at ang dadala sa kanyang kusalta. So kapag kayo sa'yo, mayroon naman tayong maliit na